mo siya nakita ng ganito? So, immature, so reckless. Nandiyan ka lang pala, Lucy. May pa-disguise-disguise ka pa ng buhok? Hindi yan uubra sa akin! Nararamdaman ni Darius na hindi ikaw ang tunay niyang asawa. Iiwanan ka din niya dahil magpaho ang ugali mo kahit gamit mo pa ang mukha at katawan ko! Ayaw mo mong patalo? Tandaan mo, hindi magtatagal yung pagpapanggap mo dahil ako pa rin ang tunay na asawa ni Darius! Hindi ka ba nakakahalata na iba siya? Na hindi siya yung babaeng pinakasalan at nakilala mo? Tingnan mo siya, mabuti. Hindi siya ang asawa mo. Lord, salamat at pinakinggan niyo ang kasal ko. Salamat po ng marami. Ano, kumusta sa loob? May napansin ka bang kakaiba? Kakaiba saan? Kanino? Bakit? Ano ka ba, Manang? Nag-away si Sir Darius at si Ma'am Lucy kagabi. At may walkoutan pa nga nangyari. Talaga ba? Bakit? Eh, mukhang si Ma'am Para na naman ang dahilan. Alam mo, Manang, medyo matagal-tagal na rin ako rito. At ngayon lang nangyari yun. Kilala kong mabait at pasensyoso si Sir Darius at si Ma'am Lucy naman, parang santo sa kabaitan yun. Pero nakapagtataka talaga nangyari. Ano ba naman nangyayari sa mag-asawa? Alam mo, naiiba na talaga ako kay Ma'am Lucy. Dati naman, hindi niya nagagawang umalis ng gabing gabi. Uy, alam mo, may napanood akong ganyan sa TV. Yung misis, malaki ang ipinagbago. Pagkatapos matroma. Eh, di ba? Parang ganyan yung nangyayari kay Ma'am Lucy. Kasi nga sinusungitan niya si Cheska at napapabayaan. Tapos ngayon, nag-aaway naman sila ni Sir. Nako, sana naman. Huwag mauwi sa hiwalayan. Eh, parang hinayaan na rin nilang magtagumpay si Ma'am Farah. Kaya nga, sana hindi sila maghiwalay. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Sorry naman, Manang. Eh, narinig ko. Apektado lang talaga. Uy, sino ba naman hindi maapektuhan sa kanila? Eh, naaawa nga lang ako kay Cheska eh. Para. Darius? I'm sorry, di ko mapigil ang maging emotional. Bakit? Nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko? Napapansin mo rin na iba ang kasama mo sa bahay?
parents, I know it's hard to believe, pero ako to. Ako to si Lucy. Ang asawa mo. Sandra, huwag ka muna mag-react, but let me explain. Naalala mo yung nawala ako? Tinangay ako ni Auntie Belen at ni Farah sa probinsya at may ginawa sila sa akin na hindi ko alam. Pagkagising ko, ako na si Farah at yung kasama mo sa bahay, siya si Farah, hindi siya si Lucy. Ako to, Darius. Darius, please maniwala ka sa akin. Ako to. Ako si Lucy. Kuya Isaac, pakibuksan nga yung gate. Ma'am, aalis po kayo. Si Cheska po. Si Lita po kasi nasa palengke pa. Wala po siyang kasama sa loob. Tinawagan ko na si Manang Berincia na mag-aalaga sa anak ko. Bakit ang dami mong tanong? Nag-aalala lang po, ma'am. Ay, sige na, buksan mo na yan. Dali na. Maabot ako si Darius. Bilis! Darius, hawakan mo. Hawakan mo ako, please. Farah, kabaliwan ito. Paano kayo magpapalit ng asawa ko? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam, pero... Please, huwag mong tingnan yung physical appearance ko. Tingnan mo yung mga mata ko. Alam kong malalaman mo rin yung totoo na ako si Lucy. Ako yung babaeng minahal mo. Ako yung babae pinakasalan mo. Ako ang nanay ni Cheska. Love ako to. I know we've been together for 8 years at hindi ganun kadali para i-convince sa'yo na ako to, pero alam kong malalaman mo rin ang totoo. Kahit ibang itsura ko, makikita mo na ako si Lucy. Ako ang asawa mo. I'm sorry. I'm really sorry. Akala ko makakayanin ko yung kabaliwan mo, pero... Iba ka, hindi ko si Lucy. That's... Iba ka talaga. Sandali! Naalala mo ba ito? Buksan mo. Please, buksan mo. Sabi ko sa iyo noon na magtabi tayo ng remembrance kapag namulaklak ng unang beses si Vida. Love, tayo lang nandun. Tayo lang ang nakakaalam nito. Gusto mo bang kumuha tayo ng remembrance? O, sige. Itago natin to bilang remembrance ang unang pamumulaklak ni Vida. At saan naman natin ilalagay ito? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, makikilala mo ako. Kahit may iba yung itsura ko, kahit inagaw na sa akin ni Farah yung katawan ko, hindi niya makukuha yung pagkatao ko. Lahat ng memories natin, hindi niya makukuha sa akin. Buwisit ka, Lucy. Anong sinasabi mo kay Darius? Hindi mo siya maagaw sa akin. Hindi! Hindi ko alam kung paano ako babalik sa dati, pero...
ngayon na alam na natin yung totoo, pahuli na natin si Farah. Pilitin na natin siya na ayusin niya yung ginawa niya sa akin, love, please. Bakit hindi mo ako niiyakap? Ano to? Anong ibig sabihin ito? Tapos na mga kabaliwan mo. Para, bukain ka na. Farah Rigor, mga pulis kami. Inaaresto ka namin. Sandali lang. Akala ko ba naniwala ka na sa akin? Sandali lang! Para, paano ko maniniwala sa mga sinasabi mo sa akin, mga pambubola? Magaling magsalita, okay. Pero hindi mo ako mabubola. Yung sinasabi mo sa akin, naasawa kita, yan, nakabaliwan. Oo, kilala ko ang asawa ko. Hindi ikaw si Lucy. Kung hindi ka naniwala sa akin, bakit nandito ka? Bakit ka nagpakita sa akin? Alam ko kung ano sasabihin sa'yo ni Farah. Na hindi ako ang asawa mo. Na siya ang totoong Lucy at ako si Farah. Alam ko yan dahil yan ang sinabi niya sa akin nung nagkaharap kami. Kaya may naisip ako. Bakit hindi nga natin siya patulan? What? Desperada siyang makausap kang mag-isa. Baka yun ang paraan para maghuli siya. Bakit hindi ka makipagkita sa kanya? Pagkunwari kang naniniwala ka, tapos doon natin siya ipapahuli sa mga pulis. Bakit? Nakipagkita siya sa'yo para mahuli ka na. Para matigil mo ng panggugulo mo sa pamilya namin. Hulong niya ka talaga! Pamilya ko sila! Ako ang asawa ni Darius! Ako ang nanay ni Jessica! Hulong niya ka! Hulong niya ka! Darius, please, maniwala ka sa akin. Maawa ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Ako si Lucy. Siya Farah. Si Farah! Farah! Tama na. Hiya mo na kami para matahimik kami. Kailangan mong makulong para mabayaran mo ang lahat mga ginawa mong masama. Huwag mong ipakulong, please. Ako nga si Lucy. Maawa ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Huwag mong ipakulong. Sumama ka na sa kanila, Farah. Kriminal ka. Ikaw ang kriminal. Ikaw ang pumatay kay Vince. Ikaw! Ikwento mo yan sa pagong. Bye-bye, Farah. Ilayo nyo na siya. Darius, sunulit. Darius! Darius! Maniwala ka sa akin! Sandali lang. Wala ho akong kasalanan. Hindi ako si Farah Rigor. Ako si Lucy. Sandali. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako si Farah. Ikaw to, Farah Rigor, ang wanted for murder sa pagpatay mo sa asawa mo. Hindi. Hindi ko pinatay ang asawa ko. Buhay ang asawa ko. Andyan siya si Darius. Siya ang asawa ko. Maniwala kayo sa akin. Darius! 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 Sandali lang! Darius! Lucy, ba't ka pa nagpunta rito? Maliw si Farah!
Baka mamaya kung ano na namang gawin niya sa'yo. Huwag mo na ako intindihin. I can handle myself. Ang worry ako sa'yo. Ilang beses ka na sinaktan ni Farah. Ilang beses ko rin sinabi sa'yo na huwag kang susunod sa'kin, di ba? Tingnan mo na, sabihin mo nga sa'kin, bakit ka ba sumunod? Siguro natatakot ka dahil baka makonvince niya ako na ikaw siya. Sorry na. Eh kasi nga baliw nga siya, di ba? Lahat gagawin niya para makonvince ka. Alam mo, nagulat din ako nung binigay niya sa akin ito eh. Paano niya alam ang tungkol sa panyong ito at si Vida? Ano yan? Naikwento ko yan sa kanya noon. Alam mo, matagal na kasing interesado yung si Farah sa buhay natin. Naiingit yata siya sa pagsasama natin. Yung bruhang yun. E mali ko ba, nagagamitin niya yung mga kinwento ko sa kanya noon para mag-imbento ng palusot. Baliw na talaga, hindi ba? Pagpilitan bang siya ako? Desperado na talaga yung bruhang yan. Lahat gagawin niya para makawala siya sa mga kasalanan niya. Sige na. Huwag na sama ang loob mo. Makukulong na si Farah dahil sa mga kasalanan ginawa niya. Okay? Wala ka nang kinita ng ulo. Wala ka nang paproblemahin. Okay? Okay na. Tama na muna yan. Kain ka na muna. Ito may juice pa, oh. Manang Birin, bakit wala pa po sila mami at daddy? Pauwi na siguro sila. May inaasikaso lang. Ano po yung inaasikaso nila? Si Ma'am Farah, pinakulong na nila si Bruha. Oh, kaya na pala sila. Dito na lang. Mainit doon eh. Antayin na lang natin dito. Mami! Oh, tama na yan. Daddy mo naman. Miska! Sir Darius? Papa. Totoo ba? Napahuli na po niyo si Ma'am Farah? Oo. Kasama na po niya ang mga pulis. Safe na po tayo. Is that you, Daddy? Nasa prison na po si Tita Witchy? Yes, it's true. Nasa presinto na siya and wala na siyang magagawa para saktan tayo. Ay, kaya naman pala naiiyak si Ma'am Ason pagkatapos ng tawagan niyo. Hindi na siya makapagsalita. Umakyat agad at magdadasal daw siya. Ay, salamat naman sa Diyos. Nahuli na si Farah. Well, thanks to Lucy and her brilliance, dahil ngayon mabibigyan ng hustisya ang ginawa ni Farah sa aking kapatid. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin, Darius. Ginawa ko lang naman kung ano yung dapat para tantanan na tayo ni Farah, para tuluyan na siyang mabulok sa kulungan. Mito! Halika. Thank you! Manang Biring! May cake ako! Manang Biring, tawagin mo yung mga kasambahay at saka security guard. Ito, kumain tayo. Madala akong cake. Alam ko kasi na naapektuhan kayo lately sa nangyari. Kaya mag-celebrate tayo. Plato, Manang Biring, baka naman. Huwag kang kakain yun, no? Diba, crush mo siya? Hala.
crush mo si Farah? Eh, hindi, Ma'am Joyce. Nagagandahan lang ako kay Ma'am Farah nung sekretary pa siya ni Sir Darius. Malulusaw na yung ganda niya sa kulungan. Sa pinsan mo. Sige na, maawa pa kayo doon sa babaeng yun. Zero na ang sustento makukuha niyo sa akin. Dab! Hello, Nak! Andiyan ka pa ba? Kausap mo yung nanay ni Farah? Aling bilin? Bakit sa usap ni Lucy yung nanay ni Farah? May gusto pa ako ikwento sa'yo eh. Nagkatikiman na kasi kami ni Darius. Magaling siya. At masarap. Mukhang nagustuhan na niya ang bagong Lucy. Pitiwa mo ka! Bawi ko lahat na ginagaw mo sa akin! Mamamatay lahat ng mga aagad!